ang first getaway place for review. Wilson's Place, named after the owner, ang Wilson's Place ay isang 3,000 square meter family home converted into a lovely bed and breakfast place. Dito, may experience nyo raw ang comfort ng hotel at an affordable price. Upon arrival, sinalubong agad kami ng manager ng Wilson's Place. We have a total of 12 rooms, and we can accommodate 32 pax on the 12 rooms. But if it's family, up to 50 pax ang kaya i-accommodate. Quirky, cozy, and modern ang vibe ng living and dining area dahil sa mismatched chairs in similar hues, brass sculptures, glass furniture, wooden cabinets, and fluffy couches. How about if it's a family of four, five or six? Yes, tapos gusto nilang masolo lang yung lugar. Oh, depending on if we have other bookings, we have to accommodate the other people as well. Opo, so, opo. But they will be on their own. I'm of the mindset kasi na ganun eh. Kasi like, di ba, like we usually, when we go to Tagaytay, you get a house, di ba? So different dining tables to accommodate different families, groups, yeah, different like, groups. It's time to check the rooms! Interesting ang theme ng kanilang rooms dahil sa different color motif ng mga ito. Wow! As you can see, the decorations in red. That's why it's called the red room. Ayos, there's a balcony. And all the rooms are air-conditioned. Although we have the full Tagaytay weather. Yun ang pinupunta natin dito actually, yung Tagaytay weather. Yun ang minabayaran din natin. Very lambot. Ang cozy ng room, parang pagkapasok ko pa lang, parang feel at home na ako. There's a particular personality eh. Okay, let me show you the veranda where you have... Here. Wow, ang ganda ng view. Ito yung habol mo sa Tagaytay. Right. The cool Tagaytay weather. May ibang charm yun. Ang charm nito yung tahimik siya. Cozy and isolated and calm. Hindi rin pinalagpas ng ating celebrity na busisiin ang restroom. Kasya, pwede ba ang ligaw? Ang rate ng room na yan, 5,500 pesos. Libre na ang dinner and breakfast. At ang magandang balita, pwedeng magpa-reserve according to your preference. Cool, di ba? This one has a view of the garden. The wow. Tiny... Wow. Big bed. Oh. Nice big bed. These are garden views. It's noisy. It's very quiet talaga. Equipped with Wi-Fi ang buong bahay, kaya pwedeng-pwedeng i-post agad sa social media accounts nyo ang picture-perfect place dito. Oh, you can't remove the Wi-Fi from the millennials. 5,000 pesos ang rental ng petit room na yan. Good for tuna at may kasama ring dinner and breakfast. Ibinibida rin ng Wilson's Place ang kanilang family room. Sulit naman kaya ito sa presyong 8,500 pesos per night. Okay, this is our family room. As you can see, this is bigger. This accommodates 4 people. 8,500 kung ba sa barkada, divided by 4? Divided by 4. You have dinner and breakfast. Oo. Murang-murang-murang-murang ngayon. Okay sa barkada to. I mean, pagka get together. Regular size na in number, di ba, na family. Sa kabila kasi parang nakahiyang mag-ingay eh. That's true. Oo. Siyempre, tumambay rin ang reviewer sa blue-hued lap pool na centerpiece ng Wilson's. 200 pesos ang idadagdag sa day tour kung gustong mag-swimming. Libre naman ang paggamit ito sa mga mag-check-in for overnight stay. Ang fresh ba sa pool, no? Sobrang nakaka-relax. Yes. Usap-usap lang tayo, di ba? Tsaka ang laki ng pool nila, ng haba. Yes. Tapos, pwede na din sa mga kids kasi 4 feet to 5 feet lang. 800 pesos ang day tour rate sa Wilson's Place. Inclusive na ito of Russian-style eat-all-you-can lunch or dinner. Social, di ba?
unlimited, only. Kapag naubos and you want more, they'll refill. Ito yung mashed tomato nila. So after ng swimming, di ba, sarap. Kumain ulit. Tsaka buffet siya, ha? Yes. I mean, yung gantong klase ng food, ibubuffet mo. Ang lasang-lasang shrimp, ha? Parang siksik. Yeah. First time ko nakatry ng pork chop na nag-drip yung lasa ng apple sa kanya. So may, parang may sweetness yung pork chop. Very flavorful yung mga dishes nila, no? Oh, lahat masarap. So enjoy your meal, and then after nito, pwede pa kayo mag-ikot. Ang ganda kasi sa iba-iba part ng house, parang iba-iba yung theme, tapos iba-iba yung art. So kahit ano talaga yung trip mo pagdating sa art or pagdating sa mga paintings, meron ka siguradong makikita na gusto mo kasi ang wide-wide ng collection nila. It's a really good place na parang mag, yun ang nilay-nilay, sakto siya. And then, sobrang ma-entertain ka sa sound ng water dito, sobrang relaxing. Sa Wilson's Place, nyo na ba gustong ispend ang inyong R&R o rest and relaxation? Nasa Maglabe Drive, Mendez, Cavite ito. 20 minutes mula Tagaytay proper, mararating na ang vacation house. Ideal din ito for company seminars and team building. Pwedeng mag-book via phone call and email. Opened in 2013, ang John's Hammock Vacation House ay isang rustic-themed farmhouse na may 2,000 square meter garden. May mga hammock na matatagpuan sa paligid ng bahay kaya naisipan ng may-ari na idagdag ito sa pangalan ng lugar. Hello! Hello! Hello. Hi! Tuloy kayo, tuloy! Tuloy kayo? Yeah. Duane. Yeah, welcome to John's Hammock. Nice! Kaya lang, ano, yung sapatos ay kinakailangan natin gamitin. No problem. We like house rules. Korean ang isa sa mga may-ari nito, kaya pinapractice dito ang pagtatanggal ng sapatos para mapanatiling malinis ang loob ng bahay. Pagkapasok pa lamang, bubulaga na sa inyo ang kanilang living room. Sir June is a builder and a designer by profession. So they build houses, restaurants, buildings. And itong mga nakikita nyo rito ay, you know, ibang mga materials from other ano endeavors, mga projects nila, nilalagay nila rito, yung mga ganyan. They repurpose, they reinvent, they restructure. Doctor, friend of mine, kinapon na yung spiral staircase. Opo. At ang ginawa namin, inayos lang namin ng konti, and then nilagay namin, pinundura namin ng gold. There you go. Doc, bakit yung po tinapon? Ang ganda, oh! Sobra. Yeah, ito, Lanzones, oh. Ganda po. Nag-arap ka pa o Lanzones dito, wala eh. Pero meron pang dahon, no? I like that steel and wood and concrete and nature smelled together. Open concept ang design ng kanilang living room and dining area, kaya kitang-kita nyo na rin ang kitchen pagpasok pa lang sa main door. So ito yung aming lutuan. Pwede kayo magluto dito. Andito yung mga cupboards kung saan pwede nyo ilagay yung groceries ninyo. Unlimited ang coffee para sa guests ng John's Hammock Vacation House. And take note, homegrown daw ito. Yes, itong kape na ito, yung mga coffee beans namin galing sa sarili naming plants. Wow! Yung niluros namin. Kaya libreng kape. Pakamalamig. Masarap siya. Yes. Sarap sa panahon ngayon. Saan yung farm niyo, sir? Dito lang sa palibot ng John's Hammock. Ilan pong tao ang maximum pwede po i-accommodate? Ang pinaka-comfortable ay 10 hanggang 12. Okay. But you can accommodate up to 25 persons. Do you charge po for extra bedding? Yes. Yes. Mayroon lang kaunting charge para sa minimal charge. Ito yung unang kwarto natin. So kayo? Wow! Oh my God! Ang ganda ng room! Bigyan mo pa.
It's working po. Oh, gumagana yung toilet na yan. Oh. Wow. Kasi may mga tao na gusto nila pagka nasa toilet sila yung nagbabasa. Okay. Kaya nakakapag-isip sila. Napag-isipan namin na po yung toilet. Saka natural lights din, no? Kasi open. I love the room. This is for a couple, diba, who has been, you know, really comfortable with each other. Yung bathroom, makikita nyo yung garden from the outside. Mukhang na-impress agad ang reviewer sa unang room na ipinasilip ng John's Hammock. Mayroon pang tatlong kwarto ang vacation house na yan na pwedeng i-rent sa halagang 12,000 pesos per night. Dito naman tayo sa susunod na dalawang kwarto. Mas maliit lang yung kwartong ito pero cozy pa rin siya. Okay, pang bata. Pwedeng pang bata. Pwedeng pang bata. Oo. Nice. Opo. Sige, sir. Thank you, sir. Good night. Good night, kuya. Good night. Ingat kayo. Ayun bala sa programa, ha? Ano pong reason nyo bakit di po kayo naglagay ng TV sa mga kwarto? Na hindi kami naglalagay ng TV kasi kuminsan parang yun na nagiging dahilan para hindi mag-usap-usap. Tama! Yeah, create meaningful conversation, create memories together. Wala mga photos na hiwa-hiwalay. Maliit, at least cozy siya, no? Yeah. Tapos lahat po, sir, may aircon, no? Aside from the natural air, meron ding aircon bawat room. Sa lawak ng kanilang loft, pwedeng magpadagdag ng extra mattress o di kaya'y gawing yoga area ito for complete relaxation. Pero take note, bawal ang matatanda at bata dahil hindi madaling akyatin ang hagdan papunta rito. Perfect for photo op ang teddy bear na nakasabit sa area na ito ng bahay. May bonus pang complimentary tea na personally brewed by the Korean owner. Naks naman. Dito lang, dito lang. Okay naman yan, okay. Pero naman nakabang na pagkain eh. Ang paborito nating activity, kainan! Siyempre, Korean dishes ang ipatitikim nila sa atin at pwede kayong mag-order. Kung halimbawa naman gusto nyong magpaluto, magdagdag lamang ng 300 pesos per person, pwede nyo ipaluto kahit na ano. Grabe, tapos sobrang tahimik, no? Nagkailing gagawa ng ingay dito sa atin. How do you find the pleasure? It's good. It's really pretty, very rustic. Mm-hmm. Feels very homey. Sobrang different sa usual na nakikita mo. So, gusto kong ma-experience talaga na mag-stay one night or two nights dun sa ganun. Yung walls is really simple, pero dahil sa texture ng cement, parang nagmumukha siyang social. And to think karamihan ng mga gamit nila recycled exactly lang, di ba? Ang galing. Iisipin mo, mahal yung mga furniture nila, di ba? So, isa po nagustuhan ko dito is yung tinanggal nila yung TV, yung place, wala, mahina yung signal. So, talaga kung family kayo pupunta dito, kasi usually mga tao ngayon, pag hawak yung phone, lagi na sa social media, like nawawala na yung bonding as a family. How it was before, yeah, di ba? Na simple lang, walang internet, walang distraction, lahat kumakain lang sabay. Want to experience your own vacation house for a day? Punta na sa John's Hammock Vacation House. Matatagpuan ito sa Barangay Bukal, Mendez, Cavite. 18 minutes lang ang layo mula sa Tagaytay proper. At good news sa mga pet lovers, pet-friendly ang lugar. Kaya pwede nyong isama ang inyong fur babies. Maaaring mag-book through Airbnb. Nagbukas noong 2012 ang Lily Boy's Bed and Breakfast na isang bed and breakfast compound. Mayroon silang 4 fully furnished houses na open for guests. Combination of modern and native ang theme ng interiors ng kanilang mga bahay. May enjoy nyo ang calming effect ng nature dahil napaliligiran ng mga puno at halaman ang lugar. At ang aming inocular, ang kanilang main house! Sinamahan agad kami ng isa sa mga staff ng Lily Boys para libutin ang buong bahay. Alright, so check out the living area. Get the feel of it. Oh, sino marunong magpiano? Wala po eh. So yeah, we have a TV, big living space. Look at this master bedroom. Nice! Look at that! Ganda ng ano, detailing yan oh. So, ilan yung pwedeng matulog dito? Apat. Kasi may taas. May taas pa. Ano din siya? Dalawang bed doon. Tapos very comfortable, very cozy. Napakalaki.
Tapos pwede ka pang gumulong-gulong dito. Pwede pa kayo magharutan ng mga family members mo. Para siyang isang bahay. Para siyang bahay, di ba? Tinotice, parang isa siyang bahay. You have your sleeping area and then you can have another area upstairs. Tsaka sobrang secure kasi compound siya. Maluwag para sa apat ang master bedroom. Kaya kung may kasama pa, pwedeng mag-request ng extra higaan. Ito po, ito bamboo po talaga to. Made of bamboo talaga. Ano po to? Family B. Family B. Family B. Oh, wow! Parang second living room siya. Can, you know, do stuff here, workstation. Let's check out the couple's room. Perfect para sa dalawa. Ako, alam mo, wala akong problema sa space basta makagalaw ka ng tama. Importante sa akin talaga komportable yung kama, malinis. Perfect naman sa mga chikiting at barkada ang room na ito na good for four. Ah, malaki rin siya. Pangapata na yun. Pero pwede rin magdagdag ng bed kung sakali man. Ah, okay. It's a good place kung titipid ka, tapos parang all-in na. And the rooms are spacious, clean, you're comfortable, cozy enough. And there are created living spaces for a family or a group of friends. So, maganda din po ito sa bonding, for example, with cousins. Asaya nito. Together, di ba? So, dyan, tigisan na tayo. Kama. At dahil nasa dining area na rin tayo, sampulan na natin ang kanilang breakfast selections. Bistek, bangus, corned beef, tocino, tagit, longganisa, lahat silog style. Kahit ano pang Pinoy almusal ang kinecrave nyo, mayroon daw sila niyan sa Lily Boys. Ito naman, it's still rustic pero parang Pinoy, no? Filipiniana, no? Parang mas colorful yung decor. This structure ng bahay, malaki, ha? Malaki. Pwede ring mag-swimming sa kanilang pool at itodo na ang pag-relax at pag-avail of their massage na additional service sa Lily Boys Bed and Breakfast. ₱10,718 ang rent sa buong main house. Good for 10 persons ito at may kasama na siyempreng free breakfast. Sa laki ng mga kwarto, ₱840 lang ang idadagdag. Pwedeng-pwedeng magsama ng iba. Pwede ring i-rent ang new house na good for 7 persons naman for only ₱8,377. Kasya naman ang limang tao sa kanilang family house na worth ₱5,544. Samantalang ₱9,240 naman ang guest house na good for 10 persons din. Kung vacation place na flexible sa budget ang hanap nyo, tumawag na agad para magpa-reserve o puntahan ang Lily Boys Bed and Breakfast. Nasa Cruzado Extension, Ginhawa South, Tagaytay City ito. 15 minutes lang ang layo nito mula sa Tagaytay proper.